Okay, hello mga tol. Welcome back. Sa ngayon ay sa video ito ay pag-aaralan natin yung pag-testing ng coil. Paano malalaman kung working good pa yung coil o kung open? Okay. Sa pamamagitan ng analog at digital multitester. Unahin natin yung paggamit ng digital multitester. Okay? So set natin. Pwede tayo mag-set sa ohmmeter. Okay. Pwede rin tayo mag-set dito sa diode mode. Okay? O dun sa may buzzer. Yan. Okay, yan. So, kung sa ohms natin isa-set yan, ito yung magiging reading niya. Test muna natin yung ating tester. Okay, test natin ngayon itong coil. So, meron ako dito mga coil na testing natin pa isa-isa. Okay. So, kanina nag-reading kahit walang coil ay nag-reading tayo ng 0.4. Ano? So, it means ang reading rin niya ngayon ay 0.4 kahit tinest natin yung coil. It means okay pa yung coil. Ano? Okay ang coil. Okay? Testing natin dito sa diode mode. Test natin. Ayan. So, kung titingnan natin, ay pumalo siya ng 0.00. Almost full deflection. Ano? Ayan. So, it means good itong coil. Check natin yung pangalawa. Ayan. Good. Okay. Ayan, good, ano? Pwede rin tayong gumamit ng buzzer. May buzzer kasi ito, ayan. Ayan. Para hindi ka tingin doon sa iyong multitester. Sa tunog pa lang. Ayan. Okay. Good yan. Okay, good. Itong isang maliit. Okay, good. Okay? So, dyan nyo natin itetest ang coil sa pamamagitan ng analog. Paano natin malalaman kung sira na yung coil? Okay. Kung open, it means, halimbawa, tinester natin yung coil. Pag test natin, ay walang reaction yung tester. Naka-OL pa rin. Ano? Kung naka-diode mode ka. Yan. Kung dito naman, sa ohms, ganun din. OL din. Ano? Kung walang reaction yung ating tester, once na i-test natin, OL yung kanyang makikita natin sa screen, it means open yung coil. Ano pang ibang sira ng coil maliban dun sa open? Kung nakita natin na yung coil ay sunog, sira na yon, kinakailangan na yon palitan. So nakita natin yung coil, medyo parang nagkaroon na siya ng basag. So kinakailangan na rin natin palitan yon. Okay. Ngayon, pwede ba nating i-test ang coil ng nakakabit sa board? Okay. Pwede rin. Okay. Ganun din naman ang pamamaraan ng pag-test natin noon. Ilalagay lang natin sa tigkabilang terminal ng coil yung ating test prod. And then, makikita natin, katulad yan, ano? Yan, good pa ito, ano? Good. Lagay natin sa diode mode. Ayun. So, good itong coil na ito. Ayan, tumulog siya, no? So, good itong coil. Okay? So, ngayon ay sana naunawaan nyo yung tamang pamamaraan ng pag-test ng coil at kung paano malalaman
kung yung coil ay open, kung yung coil ay good pa. Okay? Makikita natin sa pamamagitan ng mga ating physical na pagtest doon sa coil, kung sunog ba, kung basag. Kung hindi naman, ay sa pamamagitan ng multimeter. Okay? Ngayon, try natin sa analog. Okay, sa analog, gagamit lang tayo ng range na times 1. Times 1. Times 1 ang gamitin natin. Okay. So, adjust natin. Wala yung mga coil. Adjust natin. Ayan. Okay. Testing natin ngayon kung ano ang reaction ng pointer sa analog kapag good ang coil. Okay, test natin isa-isa. Nakain natin ito. Ayan, ano? Almost full yung kanyang deflection. Means good. Pangalawa, full deflection pa rin. Okay. Pangatlo, ayan. Good. Okay, good. Good. Okay, good. So, yan lang mga tol ang tamang pamamaraan ng pagtest ng coil. Sana ay inyong naunawaan yung ating pinag-aralan sa ngayon at sa mga susunod na video ay yun namang pagtest ng ibang mga passive components. Okay? Ilang maraming salamat mga tol. Ingatan naman tayong lahat.